Linggo noon, nang papauwi na si Isidra sa kanilang bahay, ewan ba at parang wala sa sarili at malayo ang iniisip ni Isidra. Di niya alam kung anong problema, ngunit di niya mapipigilan maging mabalisa. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang pumasok sa kwarto niya at nagkulong. Marami ang iniisip niya tungkol sa buhay niya, ang pamilya niya. Ayaw man niya padadala sa mga problemang ito, pero ano ba magagawa niya? Masyado siyang iyakin. Napaka-soft at malambot ang puso ni Isidra. Mga ilang araw rin lumipas na nagkaproblema ang pamilya nila. Nakasakit ang kanyang kapatid. Pinatignan na nila sa doktor, ngunit walang makita ang doktor. At rason para na kung anong rason para magkasakit ang bata. Dahil sa kanilang kahirapan, umalis ang kanyang magulang at maghanap at ang maaring makatulong sa kanila. Ang naiwan sa bahay ay si Karen, ang kapatid na may sakit at isa pang kapatid na dalawang taong gulang. Hindi malaman ni Isidra kung anong gagawin niya kahit siya ay nagtatrabaho, kaling sa trabaho. Ay kulang na kulang sa kanila ang kanyang sinisildo para sa pangpapagkamot ng kanyang kapatid. Awang-awa siya sa kanyang nanay at tatay na halos hindi na natutulog, hindi na dahil sa kakaisip kung saan sila kukuha ng pangpagamot sa kanila, sa kanilang anak. At yun ang nakikita ni Isidra. Kaya wala na lang magawa si Isidra kundi pasok sa trabaho na lutang ang isip. Nag-alala na si Isidra sapagkat lalong lumala ang lagnat ng kanyang kapatid. Mayat maya narinig ang kanyang bunsong kapatid yung dalawang taong ulang na bata na tumatawa na para bang may kausap. Nang kanyang tingnan sa foto ay nabigla siya na ang kanyang nakita ang kanyang kapatid na sa itaas ng mesa. Di niya malaman kung paano nakaakyat dahil mataas naman daw ang mesa at kahit gamitan mo pa ito ng isa pang kapatid na upo at upuan ay hindi niya kayang umakyat at hindi maabot ng bata kasi dalawang taon pa lang. Kung paano nakaakyat doon sa mesa, madilim ang kwarto dahil nasira ang ilaw doon. Nilapitan ni Isidra ang kanyang kapatid upang kunin at dalhin sa labas. Nang papalapit na siya ay nakita niya ang nag-iba ang kulay ng mukha ng kapatid. Para bang isang tiyanak, nang makita niya ito, di mapigilang sumigaw si Isidra at napatakbo sa isa niyang kapatid. Di niya alam kung ano ang nakita, ngunit alam niya aswang yun sa pagkaalala ng batang kapatid. Nilakasan niya ang kanyang loob at pinasok uli ang kwarto. Sa kanyang pagpasok, nakita niya ang kanyang bunsong kapatid, hindi na natutulog at parang walang nangyari. Pero si Isidra kabang-kaba dahil sa nakita niya mismo ang mukha ng kanyang kapatid na parang may pangil at ang mga mata ay umaapoy. Kaya napasigaw si Isidra noong oras na iyon. Hindi niya ipaliwanag sa isa pa niyang kababatang kapatid dahil hindi maintindihan ng kanyang kababatang kapatid na kung ikwento niya ito dahil ito ay maliit pa lamang gaya ng kanyang udyong kapatid na dalawang taong gulang pa lang ay wala pang buwang sa mundo din ang kanyang kapatid at siya lang ang pinakamatanda sa kanilang tatlo na lahat ay inaalala ni Isidra. Hindi pa dumating ang kanyang magulang anong gagawin niya tuloy ito. Kinakabahan, gustong umiyak ni Isidra pero pinalakas niya ang loob niya para sa kanyang mga kapatid. Nilipitan niya ito at tinignan mabuti. Pumasok ulit si Isidra dahil gusto niyang makasiguro kung anong anong nangyari sa kapatid niya habang natutulog. Pero hindi niya makita dahil himbing na himbing natulog yung kapatid niya. Kaya agad itong kinuha ang kapatid at dinala sa may sala at doon na lang pinatulog. Mga paghating gabi na wala pa rin ang kanilang magulang.
Kaya naisipan ni itex ni Kari ni Isidra ang kanyang classmate na si Pedro. Ang sinabi to ang nangyari sa kanya at binigyan naman niya ang advice ni Pedro na magdasal upang mawala ang takot at yun na ang ginawa ni Isidra. Sa pagdadasal niya, narinig niya ang isang boses na tumatawa. Nanggagaling ito sa kanilang kwarto. Ang boses ay sadyang nakakatakot na parang demonyo. Akala mo nawawala sa sarili na tawa. Nanindig ang balihibo ni Isidra pagkat takot na sana siya, pero naisip niya ang sinabi ni Pedro na magdasal siya. Si Pedro ay maka-Diyos at palagi itong nagsisimba. Sa pagpatuloy ng pagdarasal, narinig niya na wala ang boses at napalitan ng isang lalaki na nagsasalita. Ang sabi nito ay, anong magagawa ng iyong pagdarasal? Walang magagawa yan dahil wala ang Diyos. Pagkatapos nitong sabihin ang mga salita na iyon ay agad tumawa ang lalaki. Ha 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 ha. Na halos sumakit ang kanyang ulo sa tawa nito. Sa galit niya, doon tumapang ang loob ni Isidra at na, sa galit niya, parabang nawala ang takot ni Isidra at tumayo at kinuha ni Isidra ang rosaryo at pumasok na sa kwarto. Nang nasa kwarto na siya ay nasindak siya ng kanyang makita may isang babae na napatiwarik at naliligo sa sariling dugo. Nang tignan niyang mukha doon, siya nakasindak halos ay ihinatay niya. Walang mukha ang babae, butas at nakikita lang niya ay uod sa mukha. Hindi malaman ni Isidra kung anong gagawin. Tatakbo ba? Iiwanan ba ang kapatid doon sa bahay nila o hindi? Pero nanaig pa rin ang advice sa kanya ni Pedro na huwag magpatalo sa takot. At nilapitan niya at sinabi sa ngalan ng Diyos, umalis ka sa bahay namin. Maya-maya at nabigla siyang nawala ang babae sa harapan niya. Pero nakita niya sa bintana ang isang lalaki na may dalang kung ano at tumingin sa bahay. Natapos ang mga nakakatakot na pangyayari ay biglang dumating ng kanyang mga magulang at may kasama itong albularyo. At doon napag-alaman nila na pinaglalaroan pala ng mga kaluluwa ang kanyang kapatid. Ang sabi ng albularyo ay meron daw nakikita ng kanyang kapatid na hindi natin mga kaanyo, hindi natin mga kauri. Sila daw ay mga kaluluwa at ang mga kaluluwang iyon ang nagbigay ng sakit sa kanyang kapatid. At ayon na rin doon sa albularyo, ang katayuan pala ng kanilang bahay ay isang dating salvage area.